So yan po ang aming gagawin po sa araw na ito. Abangan nyo po ha. Medyo mabigat po. Ay, kay basa. Look. Yan. Oh, ayan po oh, ang hirap, di ba? May papakita kami sa inyo yung kakaiba na proseso. Sigat. Pahon! So ayan po, may planggana po at nilagyan po ng tubig po ang planggana. Kung yung napapansin po, panoorin nyo po itong aking videos para makatulong po sa inyo. Pasensya kung maingay dahil po meron po tayong mga alagang mga baboy dito. Pupunuin yan ang planggana. Ng tubig. Ng tubig po. Hugasan kasi eh. Wala nang... Nang biro na nung purpose niyan. Para humiwalay ang upa. Kaya ang amon humayhay upahon. Inabot ng bagyo. Amen. Ng hangin. Ang ating pong kababayan gumawa siya ng paraan kaya para po. Kaya kami ng tubas. Kaya para ma... Pakanabangan po ang upa ang ipa sa humay sa bigas o sa palay. Hugasan. Ayan, pupunuin po yan ang planggana. Hindi ba mahirap yan maghiwalay? Hindi. Hindi rin. Hindi mahirap. Mas madali kisa sa papaliran o kaya i-blower. Kaya pag i-blower pa ininamon, ay, mabayad pa kami. Hay, wala na nga ni kami ning ibayad kay daw halos tanan puro upa. Mm-hmm. Oh. Tignan mo puro upa. Puro daw halos. Ito po ay wala na po tong silbi. Wala nang laman. So sayang lang po ang mga wala nga talaga kay pindutin natin o wala oh. Ito po ay matatapon na po ito. Tutubo na lamang yung mga iba dito pero wala na po siyang quality. Pagkain ng ano? Mga manok. Kaya bibi. Tapos bibi. So ito po pipiliin po natin yung mabuti na binhi at saka hindi na po paikan abangan. Ayun o. Hindi binhi. Ano palay na pala? Palay. Palay. Na para gawing bigas. Pareho ngayon. Tingnan mo o. Yan po eh. Yung lumulutang po yan. Yan po yan. Ang ipa. Wala na ito. Wala naman yun. Wala na. Po, no? Kaya nga sayang lang pag nagpa-blower pa. Pinablower pa namon. Hay. Palit lang ang amon ang mabiling nga humay tama lang nga ibayad mo sa blower. Tama naman po. Ito kaya, po yung methods po na purpose, pwede po natin gawin. Hugasan na lang para hugasan po. Makuha ko yung palay. Sa ilalim yan, yan ang kwan. Yan ang palay. Yun ang palay sa ilalim po. Yun yung may mga laman ang nasa ilalim. Oo, oh, yung sa ilalim. Mas magaan po yung nasa taas kasi walang laman. Nasa ilalim po yung mga palay, may laman po yun. At pwede po siyang gawing bigas. Kaya lugi, walang tubas. Lugi ang uma, lugi ang panguma. Diba? Nagsasabi po at nagkukwento pong ating kababayan dahil po ay gawa po nang wala po naman na... ano? Inaabot ng hangin, ng bagyo. Tubas na maaabot eh. Ayan, kinapo naman po ang may tubig na planggana. Ayan, nagulutang yung walang laman. Yung may laman, nagpapailalim. Oh, yan. Ayan na po yung may laman. Oh, ito na yung may na laman. Napalay. Oh, di ba napakasimple lang? Madali, madali gawin. So, so, ayan, inugasan po siya ng mabuti. Ang aking tubas sa ang akong tubas sa atay ka, ilang hektar, wala naman eh. One half hektar lang. Tatlong sako lang. Sabi niya daw sa kalahating hektarya niya, tatlong sako lang ang nakuha na palay. Pero yung iba ay ipa pa. Dahil gawa po ng bagong si carding. So ito lang pong nakuha niya. May mga ano pa po, damage pa po yung mga palay. So, kailangan talaga magtiyaga tayo. Dahil ito po yung methods po na
pwede po natin gawin na hindi po tayo gumastos pa ng iba pa kasi iba po ay magbabayad ka pa ng tracer tsaka blower. Ay, makong ka ito. Kadako-dako ng kakapoy. Ilang sako lang ba ang nakuha nyo? Tatlo. Tatlo lang sa kalahating hektarya. Kalahati, bayad parang wala tino. Ah, 1/4 lang, no? May 1/4 lang pala, hindi pala kalahati. Medyo naman advanced lang tayo. Ay, patay na dyan. Ayaw na po ko na, pantayin. Pupunuin ulit po yan. Di ba kung nakikita nyo? 1/4 lang pala. 1/4 hektar pa sa kalahat. 1/4. Ya na ubras. Hirap. Bali nahihirapan po siya dahil pagkatapos po niyan, siya rin po ang magtatamin ng mga palay at siya rin po ang mag-harvest. At siya rin po ang maghihiwalay po ng mga good and bad po na palay. Good and bad. Kaya tiyaga-tiyaga lang po tayo mga kababayan sa ating pong mga ginagawa sa araw-araw at mahirap po ang buhay. Kailangan may kunting tiis, tiyaga po tayo para may makain po tayo sa hapag. Diba? Kasi kung wala tayong gagawin at asa lang tayo sa iba, paano na lang? Ang tawag po yan sa amin ay uyon-uyon o kaya ipa. Kasi Tagalog. Pwede po yan, ihiwalay po yung ayon ang may laman niya at saka walang laman. Diba? Pagkain na lang ito ng pato, yung ipa. Yung mga ipa. Kinakain po ng pato at saka manok, nagtsatsagan po yan. Maganda rito sa halaman. Ayan. Yan. Diba, sipag po ng ating kababayan. O, diba? Diba? Sabi ko to kung sino itong kapakpaning bayabas. Kilaya mo. Na maghiwang galit to. Kaya ko to kilaya. Kasi sino itong yung hinambay mo. Buha siya kilaya din. Pero okay lang. Mabait naman. Hinirinid ako ng shake. Ayoko na. Nag-ice candy na ako. Over na ano na yun. Chemical. Tao na sila bisan matugas. Mahaya ka, dra. Oo nga. O, diba? Ang galing. Pag ilang sako mo na yan? Pang-tatlo na. Pang-tatlo na. So, last na pala ito na sako. At napunlakan po tayo ng ating kababayan. Diba? Nambay ko ba si Maninay Willie na? So, ayan po. Oh. Nambay ko. Mihiwalay na po niya. Ulit-ulit lang po yung ginagawa niya. Pero, kung titingnan po natin, parang mahirap tingnan. Pero, easy-easy na po sa kanya. Yan. Sayo na po ang ating kababayan sa pag-alis niyo ng mga palay na walang laman. Diba? Ayan na po yung may laman. Napakagaling. Kung napapansin nyo po, ang sabi po ng ating kababayan, mas marami pa po ang ipa kaysa totoong palay. Ganyan na po kahirap ngayon na maghanap po ng pagkain. Kaya tayong mga kababayan, ng mga pagkain, huwag po tayong magsayang dahil po ang hirap ngayon makahanap ng pagkain. Yan o. Hindi pa dito nagmahay ang bugas, dito man mahina ang panubas. Eh, mahal nga ang bigas talaga ngayon. Ang ito po sa amin eh, ang gantang po ay 110 o kaya 5. Depende pa po yung sa klase po ng palay o bigas po na bibilin po sa tindahan. Ililipat na po yan. Ililipat na yun doon. 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 O, diba? Napakaya sa kaplanggana po yan. O. So ito na po ang kanyang palay. Ilan sa ako na po ito? Tatlo. Tatlo po. Yan lang nakuha sa tatlong sako. Ang nakuha sa tatlong sako ang sabi natin kababayan. So, ito po ay ibibilad po yan bukas. Bali, ididrain po yan siya ngayon. Ayan, kung nakita nyo po. Yan po ay may mga tubig po kasi yan. At bukas po ng madaling araw. Ito na po yung kahapon po na ginawa po natin. At pinakita ko sa inyo. Ito na po yung palay. Diba? Inilad na po para at papano. Pagaling ulit siya. Pagiling po siya.